mas maganda ba daw mag-loan sa pag-ibig, sorry, or sa bank? Ako ah, ang tip ko sa inyo, kung yung bibilhin yung property is below 6 million or at least 6 million, kasi ang pag-ibig, meron silang cap na up to 6 million. So, may mga requirements sila. So, kailangan member ka for 24 or nakapag-contribute ka na ng 24 months. Yung actually, yung contribution, pwede mo siyang ilamsam. Tapos, dapat member ka. So, for you to be able to contribute, kailangan mag-member ka muna. And then, mag-contribute ka ng 24 months. Tapos, kung yung bibilhin mong property is at least 6 million or below, I think you should consider pag-ibig. Kasi, meron silang fixed interest rate. Pwede yan, yung fixed interest rate mo is for 30 years or 20 years. Depende yan sa edad mo, depende yan sa kung saan ka located, OFW ka ba, or land-based. Kasi pag land-based ka, 30 years. Pag OFW, if I'm not mistaken, 20 years depending sa age mo. But anyway, the good thing about pag-ibig is, like I said, you will have fixed interest rate. So let's say nag-loan ka this year. Let's say 6.25. So at least yung interest rate nila. So fixed na yun for 30 years. Ngayon, ang isa pang kinaganda ng pag-ibig is that pwede kang mag-advance payment sa principal mo tuwing anniversary date. Kailan ba yung anniversary date mo? Kung kailan mo kinuha yung loan. So, let's say October 2024. So, every October, pwede kang mag-inform sa kanila in advance na mag-advance ka ng payment towards your principal. So, ngayon, ang alam ko, yung monthly amortization mo would not be reduced. Hindi siya mare-reduce. Pero, mababawasan na yung term mo. So, kukunti na lang yung years of payment mo. I-recalculate nila yun. Yun ang kinaganda. So, sa BDO or sa ibang bank naman, kung i-consider mo mag-loan, walang cap, walang pwedeng more than 6 million, hindi mo na kailangan ng mag-member ng 24 mag-contribute ng 24 months, hindi mo kailangan mag-register as member. So, yun naman ang kinaganda sa BDO. Kaya nga lang, ang downside is yung fixing rate nila is up to maximum 5 years lang. So, ibig sabihin, yung fixed interest rate nila, applicable lang yun maximum 5 years. So, let's say you sign up for 5 years. After ng 5 years, may repricing ka na every year. So, yung expected mo, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So, katulad nung kung nag-sign ka 5 years ago, like me, I had a loan noong 2018. So, natapos ko na yung 5 years. So, yearly na yung repricing rate ko. And, for my experience, it's better kung makakuha ka ng fixed interest rate for 30 years. Imagine mo, so, alam mo na kung magkano yung monthly mo at hindi yan magbago. So, mas maganda. Yun ang kinaganda sa pag-ibig. Kaya kung ako sa'yo, kung below 6 million lang din naman yung iloan mo, it's better. Sorry, that's just my car. It's better kung i-consider mo muna ang pag-ibig. So, yan ang tip ko sa'yo today. On my next video, i-share ko sa inyo yung kung magkano yung repricing rate ko yearly after ng 5 years para magkaroon kayo ng idea kung whether consider nyo ba ang not only BDO but bank, mostly bank home loan, nagre-repricing sila. So fixed interest rate talaga nila is 5 years, pwedeng 1 year,
3 years and 5 years. So anyway guys, that's it. Consider pag-ibig if you can. Bye-bye. See you in my next video.